So yan, hindi pantay-pantay mga boss. So pagdating ng sisihan, so tayo mga nagbubuo mga boss, mga mekaniko, hindi yung machine shop. May tendency na magbabibrate ang makina natin, hindi parehas ang compression. So dapat talaga natin i-check mga boss bago i-assemble. Okay mga boss, so magandang araw mga boss. Ayan, so meron naman akong bibigyan sa inyo ng panibagong idea mga boss. Kung sakali nagpagawa kayo ng makina sa machine shop mga boss. Ayan, bagong rebor yan mga boss. Yan. So ngayon mga boss, kung sakali ay wala kayong pillar gates pang sukat sa piston ring o sa piston, so pwede nyong gamitin mga boss yung papel, kasi ang clearance yan ga papel lang talaga, 0.2 or 0.4 ganun. Ayan, so ngayon tingnan natin kung paras-parehas ba yung bore nila mga boss sa machine shop. So tayo mga mekaniko or nagpapagawa, so kailangan natin i-check pa rin mga boss. Hindi sa porket na bagong gawa nila, so salpak na tayo diretso. So dyan tayo matadali mga bossing pag hinayaan natin, hindi natin i-check. So biyong ko yung idea mga boss, i-check natin ito mga boss kung okay ba itong pinagawa nating bore, kung patay-pantay ba. Kasi kung hindi patay-pantay mga boss, so hindi rin patay-pantay ang compression. So dyan makakaroon ng vibration ng makina, parang palyado. Ayan, so i-check lang natin mga boss. Kuha tayo ng piston na bago. So itong piston natin na bago, ayan, buksan lang natin, sarado pa. At piston ring na bago. So itong piston ring natin na bago mga boss, saka piston. So buksan lang natin. Ayan, so kung wala kayong pillar gates mga boss, so wala lang kayo ng papel mga boss, bond paper. Ayan, so sukat natin mga boss. Sukat mga boss dito ha, dito ang sukat. Diyan siya na boss, may nagwawala. So ang sukat natin mga boss dito sa skirt ha. Ayan, hindi dito mga boss, dito. Ayan, para makita nyo. Igan na natin, mas maganda. Ayan. So pag ganun, oops. Ayan, ayan nyo. So check natin na ibang piston. So bukas lang tayo pa rin bagong piston ulit. Para malaman natin mga boss kung okay ba yung gawa lang pinagawa natin sa machine shop. Kasi hindi natin pwede ipaubaya na lang sa machine shop. Ayan, so kailangan din na i-check mga boss, kasi tayo ang sisihin, tayo ang huling gumawa, huling humawak. Kaya dapat natin i-check yan mga boss. Kasi once hindi natin pwede, pag nasalpak na yan mga boss, hindi natin na-check, hindi natin pwede sabihin na mali ang machine shop.
So ang sabihin sa yung masusyat, bakit hindi mo chineg bago nyo sinalpak? So anong sasagutin natin? So wala na, talo na tayo. So kailangan natin talaga mabos, i-check. So i-check natin yung pangalawa. Yo, nako po, lubog. Oh, kita nyo? Yan, tigas na yan. Kita nyo? Lubog mga boss. Ayan oh. Ganyo ang diferensya. Oh, diba? Mas lubog yung pangalawa kaysa yung una. Ayan. Kita nyo? Ayan oh. Diba? Oh. Ayan. So ilagay natin uli yung iba para makita talaga natin kung saan yung may tama. Kasi dyan natin malalaman mga boss kung pantay-pantay ba yung ginawa nila. Dito para makita nyo ng tama. Yun. So next, buksan tayo ulit ng bagong piston. Para malaman natin na boss, yung apat na yan, kung pantay pareha. So dito boss, supply na. Yun ang sinabi ko sa iyo boss. So kailangan natin talaga i-check. Kung wala kayong filler gauge boss, ganyan yung gagawin nyo ha. Bago yan mga boss, bagong piston yan, hindi pwede idaya yan. Sabi niya, luma ang piston, o bago yan ha. Next, tingnan natin. Yun, mas lubog. Nako, hindi pantay. Ito, pang-apat. Yo. So yan. Hindi pantay-pantay mga boss. Ayan oh. So kitang-kita nyo hindi pantay ang gawa niya. Oh. Dito kita nyo yan. Oh. Kita nyo. Oh. Diba? Mataas. Mababa. Pinakamababa. Mataas. So yung 1 at saka 4 halos parehas. Yung 2 saka 3 halos pantay din, pero mas lubok yung ito, 3. Kita niyo no? Makikita niyo dito, oh. 'Di ba? Ito pantay. Pati yung 4. Yung 2 saka 3 halos pantay, pero mas lubog yung 3. So yan o boss, napakasimple mo boss. So ibalik natin ito sa ano, papalis natin yung 4 2 at saka yung 4 2 1. Ayan, para maging pantay yung compression. Kung wala kayong pillar guys mga boss, ganyan gagawin mga boss. Ayan, sigurado sa piston ring mga boss. Maliit, malaki, malaki, maliit. Ganun din yan sa piston ring mga boss.
So yan, so dali na natin sa machine shop yan. One hour later. Okay mga boss, so yan, pinaulit na natin mga boss. Ito okay na. So binalik na sa atin. So ngayon, check natin ulit mga boss kung pantay na ba yung laki niya. So pinaulit ko kanina, pinadala ko sa kasama ko. Sabi ko ulitin yung 1, 2, 4. Yun ang hindi pantay. So ngayon mga boss, yan, okay na siya. Tapos na. Ngayon i-check natin mga boss isa-isa ulit. So yan. Tingnan natin kung okay ba. Ayos. Okay. So lumubog na siya. So, dati mataas yan mga boss. Ayan, ayan. So kailangan kasi natin i-check yan mga boss. Ayan, ayan, okay na to. So okay na siya mga boss. So okay na to mga boss. Ayan. So ayos na to. Walang problema, pantay na mga boss. So kasi kung hindi natin ipantayan mga boss, may tendency na magbabibre itong makina natin, hindi parehas ang compression. So dapat talaga natin i-check mga boss bago i-assemble. Kasi tayong huling gumawa mga boss, tayong huling humawak ng makina. So pagdating ng sisihan, so tayo mga nagbubuo mga boss, mga mekaniko, hindi yung machine shop. Kasi once sabi nila, eh, bakit hindi mo na-check, hindi mo binalik sa akin. So wala na tayo, talo na tayo mga boss. So dapat talaga natin i-check mga boss. Ayan. So pantay na mga boss. Diba? Yan lang kasimple mga boss kung wala kayong pillar gauge. Papel lang gamitin nyo mga boss. Yan. So okay mga boss. Maraming salamat mga boss sa pagsama sa akin. Sana may napulutay konting idea. So mega mega shout out sa mga boss. Sa inyong lahat. Ingat mga boss lagi. Buhay ko bilang mekaniko, madali man o mahirap.